Sa ulo ng mga balita, Duterte hindi na makapagdebate. Philippine Virology Institute ipinanukala. COVID-19 pandemic SARS humirit ng pondo. 1.5 million doses ng Sinovac jabs dumating na. Distribution ng ECQ cash aid sa Pasay City target tapusin. Pagsupo sa red tape sa Maynila, pinaigting pa. Mga artista ginita ang unang anibersaryo ng pagsara ng ABS-CBN. At Rabia Mateo umalma sa pag-iinsulto ng ilang Pinoy fans sa mga kandidata ng 69th Miss Universe. Magandang hapon, ako si Miguel Paltagon at ito ang Tribune News on Tuesday. Narito na ang mga mainit na balita sa oras na ito. Hindi na umano papatulan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkagat ni dating Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio sa kanyang hamon na debate kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, itinalaga siya ni Pangulong Duterte na makipagdebate kay Carpio. Paliwanag ni Roque, sinunod kasi ng Pangulo ang payo ng kanyang kabinete na huwag nang patulan si Carpio dahil walang magandang maidudulot ang debate. Una rito, sinabi ng Philippine Bar Association na nakahanda ang kanilang hanay na magsilbing host sa debate ni na Pangulong Duterte at Carpio. Nag-hi naman ng panukala si Senator Christopher Bongo para sa pagpapatayo ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines bilang paghahanda sa mga pandemya na maaaring mangyari sa hinaharap. Paliwanag ng senador, layo ng nangyari na ang sitwasyon ng mga mahihirap ng bansa ay magtsatsaga sa limitadong supply ng mga bakuna at gamot. Inihain niyang Senate Bill No. 2155 o ang Virology Science and Technology Institute of the Philippines Act of 2021 ang VIP ang magsisilbing principal laboratory sa bansa para sa virology laboratory investigations, researches, at technical coordination ng lahat ng virology laboratory sa bansa. Kapag naging batas, ang itatayong VIP ay magiging ahensya sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Science and Technology at pamumunuan ng isang direktor na katumbas ng isang undersecretary sa isang kagawaran. Nakaharap ni na Senate President Vicente Soto III at Senator Pamphilo Lacson ang itinuturing na tatlong pandemic czars ng gobyerno sina Vaccine Czar Carito Galvez Jr., Testing Czar Vince Beaton, at Contact Tracing Czar Benjamin Magalong. Ayon kay Lacson, kabilang sa mga ibinahagi sa kanila ng tatlo ay ang pangangailangan para sa ipambili ng mga kinakailangang bakuna sa susunod na taon. Ito ay isasama umano sa regular budget ng Department of Health, ngunit particular itong ilalaan na pambili ng mga bakuna para hindi magamit sa iba at agad may lalabas kung kinakailangan. May hirit din na maglaan ng 20 billion pesos sa Bayanihan 3, ngunit ayon kay Lacson, pinayuan niya ang tatlo na subukan munang humugot sa mga hindi nagagamit na pondo ng ilang ahensya dahil sa pinapayagan naman ito sa saligang batas at bayanihan laws. Magbabalik ang Tribune News on Cue pagkatapos ng ilang paalala. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, and the first ever Beanie Beanie pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Thank you.
Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Fiverr now. Tumating na sa bansa ang karagdagang 1.5 million doses ng bakuna kontra COVID-19 at ayon sa pahayag ng National Task Force Against COVID-19, gawang Sinovac ng China ang mga bakuna. Binili ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga bakuna. Dumating ang mga bakuna May 7 ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport, sakay ng Cebu Pacific Flight at sina Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III ang sumalubong sa mga bakuna. Sa ngayon, nasa 5 million doses ng Sinovac ang nakukuha na ng Pilipinas, kabilang na ang 1 milyong doses ng donasyon ng pamahalaan ng China. Pinayayag ni Pasay City Mayor Emmy Calisto Rubiano ang kagustuhan na matapos ang pamamahagi ng 1,000 pesos enhanced community quarantine cash bago ang pagugunita ng Mother's Day sa darating na araw ng Linggo, May 9. Ayon kay Calisto Rubiano, may 2,000 beneficiaryo na lang ang hindi pa nabibigyan ng ayuda. Paliwanag niya, bukas ay kinakailangan na magsumite na ng sertifikasyon ang bawat barangay sa City Treasurer's Office na wala na sa kanilang lugar na hindi nabibigyan ng ayuda. Samantala, hanggang ngayon umaga, 50% ang occupancy rate sa COVID-19 ward sa Pasay City General Hospital at may available na 4 na COVID ICU beds. Iba pang balita, lalo pang pinagiting ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagkilos laban sa red tape, particular na sa business permit and licensing system ng lungsod. Ayon kay City Mayor Francisco Isko Moreno Gumagoso, dapat tiyakin ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng serbisyo sa mga epesyenteng pamaraan, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya naman, sa tulong ng University of the Philippines Public Administration Research and Extension Services Foundation, tinukoy ng lokal na pamahalaan kung paano pa mapapaunlad ang Go Manila app at Business One Stop Shop ng LGU Manila. Ang dalawang serbisyong ito na inilunsad sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Isko ay may layang bawasan ang hakbang ng pag-a-apply sa mga business permit at pag-renew ng mga business license. Muling magbabalik ang Tribune News on Cue pagkatapos ng ilang paalala. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. At para sa balitang showbiz, narito ang ating showbiz correspondent na si Aizel Abanirio. Hello everyone!
magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to Tribune Extra. It's Friday, kaya ibig sabihin yan, meron na naman akong kwento sa inyo. Nako mga katribu, isang taon na po ang nakalipas na mawala sa ere ang ABS-CBN. Alinsunod po yan sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission laban sa network. May 5 po, 2020, nang mamaalam sa pagbo-broadcast ang ABS-CBN. July 10 naman po, nang tuloy ang ibasura ang apila ng network para sa panibago nitong franchise. Pero bago pa man po ang makasaysayang pagtigil sa ere ng network, marami na po ang mariing nakikipaglaban para sa prangkisa. Kasama na dyan ang mga artista, hindi lang ng Kapamilya Network ha, kundi maging ng ibang mga kalabang estasyon para ipaglaban ang ABS-CBN. Ilan nga po sa kanila ay ang mga Kapamilya stars na nanatili pa rin sa bakuran ng ABS-CBN sa kabila ng hinaharap nitong pagsubok. For example po dyan ay si Miss Angelica Panganiban na sinabing hindi raw ito makakalimot sa araw ng pagsasara ng ABS-CBN. Sabi naman ni Kim Chu, hanggang ngayon ay masakit, malungkot, nakakapanghina, nakakaiyak at hindi pa rin kapanipaniwala ang pagsasara ng ABS-CBN. Nagpasalamat naman ang mga It Showtime hosts na sina Vice Ganda at Ann Curtis sa mga patuloy na sumusuporta pa rin sa ABS-CBN. Pero may binitawang maanghang na salita itong si Vice Ganda. Tinawag niyang ganid at masamang loob ang mga kumitil sa buhay ng network. Samantala naman po sa ibang mga balita, Miss Philippines Rabia Mateo umalma sa pangbabash ng ilang mga Pinoy fans sa kanyang kapwa-kandidata na sina Miss Canada Nova Stevens at Miss Thailand Amanda Obdam. Naku! No po yan. Miss Canada actually came out on Instagram recently para i-ere ang kanyang pagkadismaya sa fans mula sa ibang mga bansa sa pang-iinsulto ng mga ito sa kanya dahil sa kanyang itim na balat. Isang edited picture po kasi ang paulit-ulit na sinend sa kanya on social media na may nakasulat na mga insulto sa kanyang itsura. While she said na hindi naman niya alam kung anong lingwahe ito kasi syempre hindi niya naiintindihan, mga katribu, ito pong nakakalungkot. Nakasulat po ito sa salitang Tagalog. O ito ha mga bata, huwag po itong gagayahin. Ito po ang mga salita na ipinukol ng ilang mga rude Pinoy fans kay Miss Canada. Ito po, engkanto. Naku, sinabihan pa siya ng nog-nog, tostado at kung ano-ano pang mga salita. Ikinalungkot po ng labis ng pambato ng Pilipinas ang ginawang yan ng mga ibang Pinoy fans. Kaya naman, nanawagan po si Rabia sa lahat ng mga Pilipino through a virtual press con last Wednesday na huwag namang mag-insulto ng ibang kandidata. Sinabi rin niya na hindi daw ganoon ang pagkilos ng tunay ng mga Pinoy fans tungkol sa pageants. Dahil din daw naranasan na niya ang pambabash ng mga tao, alam niya daw kung ano ang pakiramdam na binibigyan ka ng kaliwat ka ng pambabatikos. Humingi na rin siya ng personal na patawad kina Miss Canada at Miss Thailand sa nangyaring ito. At para masolusyonan ang problemang ito, they plan to put up a campaign to stop the spread of hate through a video that would convince everyone to stop being rude. Huwag na po kasi nating i-spread ang pang-insulto, masama po yan. At yan ang mga balitang hatid ko sa inyo ngayong araw na to at para rin updated kayo sa lahat na nangyayari sa loob at labas ng showbiz at pati na rin sa loob at labas ng ating bansa, all you have to do is visit our social media accounts. You will definitely be updated. At dahil po dyan, I'm Aizel once again and I will see you guys next time. At yan ang mga balita na kalap sa oras na ito. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang aming website tribune.net.ph at i-follow ang Daily Tribune sa Facebook, Twitter, at Instagram. Maaaring kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa rin ng libre sa press reader at maaaring makuha ito sa pamamagitan ng pag-download ng Daily Tribune app sa Apple Store at Google Play. Inaanyayan niyo ng lahat upang sumaya sa aming community Viber, ang Katribo, kung saan maaaring ma-download ang Tarsito stickers sa pamamagitan ng pagpunta sa sticker store at i-search ang Katribo. At bago kami tuluyang magtapos, nagpapasalamat ang Tribune News on Q sa The FM Store at sa Araneta City para sa kanilang suporta. Muli ako si Miguel Pautagolan, magandang hapon.